Magandang araw mga kalegi. Bago kayo bumili ng kotse ay panoodin niyo muna ang video ito. Pangarap ng lahat ng tao ang magkaroon ng sariling kotse. Bukod sa magkaroon ng sariling bahay, isa yan sa mga milestone ng ating buhay. Kaya ka nga nag-aral mabuti noon at para makatapos magkaroon ng mabuting trabaho para magkaroon ng pera pambili ng mga gusto mo. So, dahil may ipon ka na, panahon na para tuparin ang isa mong pangarap ang bumili ng kotse. Pero magunis dili ka muna, kalegi. Pag-isipan mong mabuti. Tulungan kita mag-isip. Isa kasi yan sa pinakamalaking desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Tanungin natin ang ating sarili. Tanungin mo yung sarili mo. Una, meron ka bang parking space? Kasi kung wala, nakita mo yung mga sasakyan dinadaanan ko sa bawat kanto dito sa San Juan at Mandaluyong. Sobrang sikip dahil nakapark lang sila sa kalsada. Imbis na two lane, nagiging one lane na lang yung mga shortcutan at sobrang crowded ng Metro Manila. Kung wala kang sariling parkingan, makakadagdag ka sa paglalaan ng trapiko. Halos hindi na nga gumagalaw yung mga sasakyan bumper to bumper kapag rush hour 8 o'clock hanggang alas 12 ng tanghali. Hindi mo alam kung saan nang gagaling yung mga kotse. Kung ipapark mo lang yan sa harap ng bahay mo, sayang naman yung kotse mo. Mahalik ka bukan, maulanan, magagasgasan. Pwedeng tansan ang paggasgas ng mga tambay na walang magawa o pwedeng masagi ng bike, ng tricycle, ng iba pang kotse. Since mahal yung pagbili mo sa kotse mo, mahal mo yung material na bagay na kotse mo, iingatan mo yan. Maaaring mapaaway ka pa dahil sa parkingan. Dahil pinahik mo siya sa hindi naman iyo, hindi naman sa'yo, tapat lang ng bahay nyo, kalsada yon, pag-aari ng lahat ng tao dahil sa gobyerno yon. Ikaw pa yung galit, madalas. Ikaw pa yung galit dahil nagasgasan ng konsino o hindi man sinasadya, nabangga. Kaya, kung wala kang parkingan, palagay ko, huwag ka na lang bumili ng sasakyan. Or else, gusto mo mag-rent, mag-rent ka ng parking na malapit sa inyo. Kung affordable or merong bakante. Kasi sa aking experience, sa sobrang dami ng sasakyan, puno lahat ng mga parkingan. Talagang napakalaki ng problema ng Metro Manila sa parking space. Grabe. Pangalawa, may panggas ka ba? Tandaan mo, napakamahal ng gasolina. Kung diesel naman, naglalaro yan sa 40 to 46 pesos per liter. Kung bago yung kotse mo, maaaring tipid yan kasi electronic fuel injection na yan. Kung luma naman yung kotse mo, sobrang lakas lumaklak ng gasolina niyan or ng diesel, sigurado ako. Dahil yung fuel injection timing niyan, depende lang sa pag-ikot ng engine. Kada isang cycle ng stroke ng engine, lamon niyan, lumalaklak ng diesel yan. So, yung average na sasakyan na fuel consumption is 5 kilometer per liter. Yun yung average. Pero kung yung sasakyan mo is malakas lumamon, is 3 kilometer per liter. So, kung per liter is 40 pesos ng diesel, so, yung isang litro mo, makakarating siya sa 3 kilometers. So, kung gusto mo pumunta ng Baguio, ang Baguio is around 350 kilometers kung hindi ako nagkakamali. So, isang mabilis na mathematics lang, 350 pesos divided by 3 kilometers per liter. So, kailangan mo ng 116 liters. I-times natin yan sa 40. Kailangan mo ng 4,666 pesos para makarating ng Baguio. Papunta, 4,666. Yung sasakyan mo is malakas kumain o malakas kumonsumo ng gasolina or diesel. Pero depende naman yan eh. Sa Metro Manila, mas malakas yung konsumo kasi matraffic. So, kung nasa expressway ka o highway, mas maliit yung konsumo niyan. So, yun. Ang pangalawa, may panggas ka ba? Kung meron kang panggas, sige, go. Pangatlo, may pangbayad ka ba sa insurance yearly? So, itong insurance, napaka-importante nito.
Kasi yung insurance, ito yung magsasagot sa iyo, magsasalba sa iyo. Halimbawa, mabangga ka or banggain ka, yung kotse mo is safe. I mean, yung lahat ng gagastos din, magbabayad ka lang ng participation fee. Kung magkano yung participation fee mo, tapos yung insurance na yung bahala. So, ito yung pinaka-safe ka na hindi mo, ito yung pinaka-security mo na hindi mawala yung property yung pinaghirapan mo eh. Kung ma-aksidente ka. Tandaan nyo, napakadaming aksidente sa kalsada dahil may mga driver, alos 85% ng driver sa atin is nilakad lang yung lisensya nila sa LTO. Pag pinag-exam mo sila, hindi sila papasa. Nag-fixer lang. Yan ang kasalanan ng LTO dahil pipinasa nila yung mga taong hindi naman dapat nagdadrive ng sasakyan sa kalsada. Yung mga professional drivers natin, sila yung bus driver, jeepney driver, taxi driver, panoorin mo kung paano sila mag-drive. Ganon sila ka-professional. Ganon sila kagugulang at kawalang respeto sa kalsada. Kaya, ang insurance, napaka-importante. Isa pa, maraming motor. Pwedeng masagi ka ng motor or makasagi ka ng motor. May mga bus driver na talagang humaharurot sa Commonwealth. So, yun. Kaya, importante ang insurance. Yearly, dapat mag-renew ka ng insurance kung bibili ka ng sasakyan. Susunod na gastos, susunod na tanong, ay pambayad ka ba ng registration sa LTO yearly? So, yung kung brand new yung bibili mo, first 3 years ng registration fee niyan is free. Sagot ng kasa. Actually, hindi free yun. Nakapaloob yun sa package ng total selling price ng sasakyan mo. So, hindi mo siya poproblemahin sa loob ng 3 years. Pero kung hulugan mo bibili yung sasakyan mo for 5 years, yung pang-apat na taon, ikaw na yung magbabayad sa LTO, tapos at the same time, susunod pang 5 taon, ikaw na ulit ang magbabayad. So, every year yun, papasanin mo yun. Papasanin mo ang pagbabayad ng registration sa LTO. Kasi pag hindi mo ni-register yung sasakyan mo, hindi mo pwedeng gamitin. At panglimang tanong, marunong ka bang mag-drive? Bibili ka ng kotse, hindi ka marunong mag-drive. So, anong gagawin mo? Papadrive mo sa iba? Sayang naman. O sige, ikaw yung magpa-practice para matuto ka mag-drive. Walang problema. Pero dapat, handa kang maging responsable pag ikaw na yung nagda-drive. Pag tayo ay pasahero, wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa kalsada. Pero pag ikaw ang driver, sobrang laking responsibilidad pala. Pag ikaw na yung may hawak ng manibela, sagutin mo na kung ano mangyayari. Pag ikaw ang nagkamaling, pagtapak mo sa preno at nakadiskrasya ka, sasagutin mo yun. Kung mahuli ka ng pulis dahil nagkamali ka, hindi mo kabisado yung mga left turn, no left turn, no right turn, hindi mo kabisado yung one way, hindi mo pwede sabihin sa pulis o sa traffic enforcer, hindi ko kabisado eh. Hindi ko alam. Bago lang kasi akong driver. Titigitan ka pa rin nila. So, handa ka bang sa mga ganong senaryo? Ang susunod na tanong natin is, kailangan mo ba talaga ng sasakyan? May mga tao kasing kailangan talaga nila yung sasakyan. Napaka-importante yung dapat magkaroon sila ng sasakyan. Hindi naman sa pili lang kung sino dapat ang meron o wala. Kung mahirap ka, dapat wala ka. Hindi sa ganon. Ang factors para sa palagay ko kung bakit mo kailangan ng sasakyan is depende sa sitwasyon mo. Ang sagot talaga dyan ay nakadepende kung ano ang kalagayan mo sa buhay o ano ang sitwasyon mo. Halimbawa, may trabaho ka. Siyempre may trabaho ka kaya ka nga may perang pambili sasakyan. No? Bibili ka ng sasakyan dahil kailangan mo sa trabaho, pang service, gagamitin mo para pagpasok mo sa trabaho, hindi ka malilate at pag-uwi mo galing sa trabaho is hindi ka malilate o hindi ka mahirapan sumakay dahil napaka-toxic mag-commute sa Metro Manila, lalo-lalo na sa gitna mismo dito sa Mandaluyong, Makati, Pasig, San Juan, Manila. Pagdating ng rush hour, hindi ka makakasakay sa jeep. Kahit sabit, hindi ka makakasabit. So, kung gusto mo ng comfort, comfortability, na ikaw yung magdadrive, papasok ka sa opisina, hindi ka ganun maagang-maagang alis, sakto lang,
Dahil ikaw yung drive, mayroon ka sasakyan, okay yun. At gagamitin mo pa uwi, okay yun kung merong parkingan dun sa trabaho mo. Kasi kung wala kang parking space dun sa opisina nyo, magbabayad ka pa ng additional parking fee. Ang parking fee, usually, 50 pesos yan for first 3 oras, first 3 hours. Unang 3 oras, 50 pesos. So, kung 8 hours ka nagtatrabaho, 9 hours ka doon dahil may lunch break, 50, 150 na agad yun. Kung 3 hours lang yun. Mas mahal yung succeeding hours. Yung first 3 hours, 50 pesos. Yung pang-apat na oras, plus 20. Yung pang-lima, plus 20. Yung pang-pito, pang-anim, plus 30. So, magkano na yun? 90 plus 60, 150 agad. Pito pa lang yun. Plus 2 hours pa ulit, 60, 210. E kung magkano lang sweldo mo, halimbawa 800 yung sweldo mo per day, 600 na lang matitira. Minus mo pa yung panggas. Sabi natin, 100 yung panggas. Napakamura nun. Pero sa totoo, 200 yung panggas. 200 plus 200. Imbis na may 800 kang iuwi, mabubuwasan lang ng 100 pamasahe. Naging 400 yung pangmasahe mo. Mag-isa ka lang naman. So, yun ang dapat mong i-consider kung gagamitin mo siya sa trabaho. Pangalawang dahilan kung bakit kailangan mong bumili ng sasakyan para sa akin is kung pamilyado ka. Meron kang anak at asawa. Gusto mong maging komportable sila. Halimbawa, mamamasyal kayo sa Mega Mall o kung saan man, sa malapit na mall, MOA. Hindi kayo mahihirapang sumakay ng taxi. Hindi kayo mahihirapang mag-book sa Grab. Hindi kayo tatanggihan. Hindi kayo magko-commute. Hindi kayo magsasakay ng MRT. Dahil mahirap mag-commute kapag may kasama kang maliit na bata o kahit malaking bata. Kasama mo yung anak mo. May pinamili kayo sa Mega Mall o sa MOA. May pinamili kayo na damit o laruan o kaya appliances. Napakahirap mag-commute. Napakahirap pumara ng taxi dahil sobrang hindi mo rin sila masisisi. Sobrang isnabero nila. Dahil traffic naman talaga sa Metro Manila. So, yun. Kung pamilyado ka, sige, go. Para pag namasyal kayo ng anak mo, namasyal kayo ng asawa mo, hindi ka na mahirapang umuwi sa bahay nyo. Komportable kayong makakauwi. Dahil may sasakyan kang sarili. Pangatlong dahilan kung bakit kailangan mo talagang bumili ng sasakyan is kung gagamitin mo sa business o kaya extra sideline. At the same time, may property ka na pero ka pang business. Bawa, pagkatapos mo magtrabaho ng 8 to 5, gusto mong sumideline, mag-grab driver ka hanggang alas 10 ng gabi, walang problema, napakaganda yon. Pero kung yung pambayad ng sasakyan mo, monthly amortization, is iaasa mo lang sa kikitain mo doon sa pagdadrive sa Grab, is napaka-imposible yung mangyari. Marami na sumubok, pero karamihan sa kanila nabigo, nabigong bayadan. Dahil nga, may hindi mo inaasa ang pagkakataon. 5 taon, kailangan stable yung income mo. 5 taon, kailangan tuloy-tuloy yung sweldo mo para matapos mong bayadan yung amortization. Kasi pag isang buwan kang walang pambayad, pangalawang buwan walang pambayad, 3 buwan alam ko hatakin sa sasakyan mo eh. So saan mo naman kukunin yun? Pambayad sa sasakyan mo kung iaasa mo lang lahat sa Grab or sa pagsiservice sa Grab. Walang masama kung magsa-sideline ka or ipapadrive mo sa iba. Pero sayang naman sa sasakyan mo kung papadrive mo sa iba, di ba? Kaya ka nga bumili ng sasakyan para gamitin mo sa iyo. Hindi para maging driver ng kung sino ang socialista estudyante na wala naman talagang pera. Pwede naman mag-jeep o mag-tricycle, mag-grab pa. Grabe na sila kasosyal ngayon. Ako nga nun, kung wala talagang pera, maglalakad ako eh. Pero, by the way, yun, ayun. So, kung pamporma lang naman, pang-jicks lang naman, pangyayabang na lang, pangyayabang mo lang is wag na. Huwag ka nang bumili ng sasakyan. Huwag ka nang munang bumili ng kotse. Kung ako sa'yo, ipunin mo na lang muna yung pera mo. Ibili mo ng mas importanteng bagay na mas kailangan mo sa buhay. At enjoy mo yung pera mo. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo yung sarili mo. Huwag kang gumaya sa lahat ng maraming tao na bumili ng sasakyan dahil low down payment, 10,000, 20,000 yung
down payment, may bago na silang kotse. Pagtapos naman ng dalawa, tatlong buwan, apat na buwan, anim na buwan, is wala na silang pangulog. Napakahirap at sakit sa damdamin na bumili ka ng pangarap mo tapos hindi mo nagawa na tapusin yung responsibilidad para mabayadan yun dahil sa kung ano mang problemang dumating o kinapos ka sa budget. Napakasakit nun. Mas lalo mo lang pinahirapan yung sarili mo na hindi, dahil hindi mo natapos eh. Hindi mo natapos, hindi mo na fulfill yung pangarap mo na bayadan yung sasakyan. Ngayon, kung second hand naman yung sasakyan mo, katingin ko kung unang kotse mo, walang problema. Mas maganda second hand. Kung tight budget, mas okay ang second hand. Hindi naman siguro totoo yung bibigyan ka ng sakit ng ulo niyan eh. Pero yung kotse kong binili is brand new. Brand new siya at medyo may kamahalan. Kaya medyo, aminin ko, mahirap bayadan. Pero dahil ginusto ko to, tinuloy ko. Tinuloy kong bilhin. Tinuloy ko yung desisyon na sobrang aga, premature decision na minadali ko. Na sana may nakita akong ganitong video bago ako bumili. So, dapat nag-ipon na muna ako. Kasi mas marami pang pwede mong gawin sa pera mo eh. Kesa bumili ka ng sasakyan eh. Kung gusto mo makapag-drive, pwede ka naman magrenta ng sasakyan. Tapos mag-drive ka lang. Rentahan mo yung sasakyan for 1 month. Bayada mo ng 30,000. Palagay ko, hindi ka na doon talo eh. At least na-experience mo yung magkaroon ng sasakyan. Kasi once na nabili mo na yung sasakyan at hindi mo pabayad, wala nang sulihan yan eh. Kasi talo ka na eh. Pwedeng talo ka na dahil malaki yung ginawan mo, talo ka dahil magkakaroon ka ng record, bad record sa banko. So, papangit yung credit, ano mo, score na tinatawag. So, kung kaya mo naman natiisin, huwag ka munang bumili ng sasakyan. Bumili ka ng sasakyan kapag may parking ka na, meron kang panggas na sigurado na kahit anong oras, kaya mong palamunin o pakainin yung sasakyan mo ng gasolina or diesel. May pambayad ka ng insurance yearly para safe ka, safe yung sasakyan mo. May pambayad ka ng registration sa LTO yearly. At panglima is marunong kang mag-drive. So yan ang aking advice bago kayo bumili ng kotse. So maraming salamat mga kalegi. Kung nagustuhan niyo yung video to, huwag kayong mahiya. Sana naman mag-comment kayo o mag-feedback kayo kung sa tingin nyo is may mga mali akong punto na sinabi. I-like nyo rin itong video kung nagustuhan nyo. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para naman may share ko pa yung iba't iba ko pang experience at knowledge sa inyo. So paano mga kalegi? Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.